Simula sa susunod na buwan, 11 pesos na ang minimum fare sa mga bus sa Metro Manila. Sa mga provincial bus naman, walang pagtaas sa unang 5 kilometro pero may karagdagang singil sa mga susunod na kilometro. Ang minimum na pamasahe naman sa jeep sa Metro Manila, Region 3 at Region 4, 10 piso na. Live mula sa Quezon City, may report si Lay Alves. Lay? Jessica, sabay ngang tataas ang pamasahe sa bus at jeep sa Nobyembre. Ito ang inanunsyo ng LTFRB ngayong araw. Hindi lang pasahe sa jeep ang tataas sa Nobyembre. Aprobado na ng LTFRB ang provisional increase sa pamasahe sa Metro Manila at provincial buses. Para sa mga ordinary bus sa Metro Manila, mula 10 pesos, 11 pesos na ang minimum fare o para sa unang 5 kilometro. Wala namang pagtaas sa mga kasunod na kilometro. Kapag aircon, mula 12 pesos, 13 pesos na ang minimum fare o para sa unang 5 kilometro. Wala ring pagtaas sa mga kasunod na kilometro. Para sa mga provincial bus naman, walang pagtaas sa minimum fare ng ordinary o sa unang 5 kilometro. Pero para sa mga kasunod na kilometro, ang kasalukuyang 1 peso at 40 centavos, 1 peso at 55 centavos na. Sa mga air-conditioned bus, tumaas ng 15 centavos per kilometer ang pasahe sa regular aircon, deluxe, super deluxe at luxury action bus. Sa opinion ng iba, kulang. Sa opinion ng iba, malaki. We need to balance the interests of the interest of the riding public on one hand and the interest of the public utility operators. Official na ring inanunsyo ng LTFRB ang fare hike sa jeep. Magiging 10 piso na ang minimum fare sa pampasaherong jeep sa Metro Manila, Region 3 at 4 sa susunod na buwan. Walang pagtaas sa mga kasunod na kilometro. Hindi naman talaga sobrang kalakihan itong binigay na ito. Dapat talaga 12. Pero win-win solution. Malungkot at masaya yung ibinigay sa amin, pero wala kaming karagdagang income na makukuha dyan. Kundi yan ay tinatawag na pantakip lamang doon sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Nauna nang nagbabala ang National Economic and Development Authority o NEDA na may epekto sa inflation rate ang anumang pagtaas sa pasahe. Direkta kasi ang epekto nito sa cost of living o arawang gastusin. May epekto rin sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Isa ito sa mga basehan ng pagtutol ni Board Member Eileen Lizada. Hindi raw dapat magtaas agad ng pasahe, lalo't nasa 4 milyong pasahero ang maapektuhan. Hinintay daw sana ang plano ng pamahalaan na mag-angkat ng mas murang diesel. At kung magtataas man, dapat daw ay 50 sentimos lang gaya ng rekomendasyon ng NEDA. We need to be thorough and judicious when we arrive at a fare hike, particularly when we talk about jeepneys. Kasi ang ridership ng jeepneys ay they belong to the low bracket income and we need to protect them. Isinama raw ng LTFRB ang opinyon ng NEDA sa kanilang masusing pag-aaral sa fare hike, maging ang opinyon ni Lizada. Now, we have considered the NEDA's opinion, but it does not mean, however, that fully and absolutely we're going to follow NEDA's opinion. Yung difference ng impact between the 50 centavos and 1 peso based on the NEDA report is just 0.027. Pinaalalahanan ng LTFRB ang mga bus at jeepney operators at drivers na dapat silang magbigay ng 20% discount sa senior citizens, mga estudyante at persons with disabilities. Dapat din na may nakapaskil na fare matrix na madaling makita ng mga pasahero. Bawas baon na naman, maliit na nga lang yung binabaon namin ngayon. Madali silang magpatupad pero hindi nila alam yung paghihirap ng bayan na... Ang tanong po ba doon, tumaas ba ang sahod ng mga empleyado katulad ko po? Diba? Pareho lang po eh. Magiging epektibo lamang ang mga taas pasahe 15 araw matapos itong mailathala sa mga pahayagan at kung walang pagtutol na matatanggap ang LTFRB. Jessica, kung bibilangin yung 15 days from publication na inaasahang magsisimula bukas, magiging epektibo yung fare increase sa unang linggo ng Nobyembre, particular sa November 3. Jessica? Pero alam mo, Lay, ang problema dito, no, panibagong
pagtaas sa pamasahe, magte-trigger nga ito, no, ng panibagong round ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Kasi sasabihin naman nagtitinda ng bigas, isda, lahat-lahat na ng produkto, sabi nila, eh nagmahal na rin po yung freight o yung pagbiyahe ng mga produkto bago makarating ng palengke. Saan ba naman nila babawiin daw yun? Di kailan, tataasan na naman nila yung mga presyo. Tama yan, Jessica, no? Pero ang sinasabi nga ng LTFRB dun sa kanilang pag-aaral, kung magkaroon man ito ng inflationary effect o sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo ay very slight lamang. Yung sinasabi nga kanina ni Chairman Delga sa yung pasahe sa jeep, 0.027 yung difference dun sa 50 centavos na sinasabi ng NEDA at saka 1 peso na inaprubahan ng LTFRB. At ang pagtitiyak naman nila, kapag nagkaroon ng significant decrease sa presyo ng produktong petrolyo, ay may mekanismo naman para magkaroon ng fair rollback, Jessica. Mm-hmm. Pero ang tanong nga rin, no, isa pang pwede sanang nangyari. Kasi di ba inanunsyo na ng gobyerno na next year, siguro first quarter, tatanggalin na nila yung excise tax sa gasolina. Sana tinayming na lang nila doon yung kung ano man ang magiging pasya dito sa pamasahe, sa jeep o sa bus. Kasi syempre mababawasan na yung cost ng krudo, ng gasolina, ng diesel because of the removal of the excise tax. Baka dapat yun ang naging basihan, hindi kaya? Isang punto din yan, Jessica, no? Pero ang sabi kanina ni Chairman Delgra ay hindi na nila mahihintay pa yung ibang circumstances katulad nga nung sinabi mo tungkol sa excise tax. At ang sinasabi din naman ng mga transport groups, talagang hinihintay din nila ito, no, tong suspension ng excise tax. Sabi nga nila kahit daw alisin na yung pantawid pasada, basta maalis itong excise tax muna o masuspend muna itong excise tax sa produktong petrolyo, ay talagang malaking tulong sa kanila. Pero sa ngayon talaga, ang posisyon ng LTFRB ay kailangan na rin ito ng public utility operators, at ito na yung nakikita nilang win-win solution para mabalanse yung interest ng public utility operators at gayon din ng riding public, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Leigh Alves.